Welcome back to my channel. So for today's video guys, ipapasilip ko ulit sa inyo yung panibagong renovation na ginawa ko dito sa Shore 2 Residences. So again guys, itong unit na to, 24 square meters with balcony and may partition to dati guys. Ngayon, tinanggal natin ang partition. So ipapasilip ko sa inyo ngayon yung transformation ng unit na to. So unahin muna natin ang kitchen area. Okay, let's go! So yan guys, nandito na tayo sa kitchen. Sobrang nice ng kanyang kitchen guys. Ano ba yung binago natin dito? Okay, umpisahan natin dito sa countertop. Hindi ito yung dating countertop na nung time na dineliver tong unit na to. Black yung countertop niya. So binago natin ngayon kasi request ni client, gusto niya yung maaliwalas, gusto niya yung masarap tignan. Medyo dark kasi no, yung unang countertop natin, yung dating ng kanyang kitchen, medyo dark siya. So binago natin. Nagpalit tayo dito ng countertop na ganito, white siya, na may konting texture na mga gray, hindi ko alam ang tawag dyan. Pero maganda guys. And then, eto, nagbago din tayo, no? Nag-install tayo ng ceramic na cooktop siya, built-in cooktop, okay? And then, so yan siya, ang brand nito is Technogas, okay? And then, aside doon sa upgrades natin sa countertop, nagpalit din tayo ng sink and atong kanyang faucet. So, black siya, no? Okay, backsplash, white. Para ma-maintain natin yung maliwalas na look no, ng kitchen natin. Again, hindi na tayo nagpalit ng overhead cab. Ito na yung existing na cabinet ni SMBC. Pati dito sa base cabinet natin. So, ito yung ang ganda ng kanyang kitchen. Promise, ang sarap magluto. Diba? Okay. Dito naman sa ating pinaka-door no, ng ating CR to guys. So, ito yung mga unang, kung mapapansin nyo, no, kung napanood nyo yung mga unang videos ko, ito yung panibagong design ko. So, ang ganda lang niya. Very functional yung yung door na to. Kasi syempre, may full mirror siya. Magagamit yan ng mga guests natin kung halimbawa
you know, nag-aayos sila, gusto nila, bago sila lumabas ng unit, meron sila kaagad yan, yung meron silang mirror, full mirror kaagad. Sliding to, guys, kaso nga hindi ko pwede buksan, may tao pa niya sa loob. Okay, guys, punta naman natin ngayon ng ating pinaka-bed area, okay? So, silipin natin. Let's go! Andito na tayo, guys. Yung bilis, no? Okay, guys. So, ito dati, di ba na-mention ko sa inyo, this is one bedroom with balcony, 24 square meters. Dati, may partition to nasa gitna. So, ngayon, ang ginawa natin, tinanggal natin yung wood partition, ginawa natin siyang open, at naglagay tayo ng dalawang bed. Ayan. So, yung size ng bed natin, again, ulitin ko, this is semi-double bed, 48 by 75 inches. So, ito yung tsura niya ngayon, and then, naglagay ako dito ng padded, no? Padded ng ating dalawang beds para at least mas may drama, mas magandang tignan, mas social tignan, mas sophisticated tignan. So, yan siya. And then, of course, hindi mawawala yung ating paneling design sa wall. Okay? And then, kung mapapansin nyo guys, medyo naglaro ako ng kulay. Naglagay ako dito ng old rose bank ako dito, Kim. Okay, so meron tayong art kit dito na ano no, na design natin sa dalawang beds natin sa taas niya. Symmetrical yung kanyang ano no, kinalabasan. And kung mapapansin nyo guys, meron tayong dalawang mirror no, sa both end ng ating headboard. Mas maganda siyang tingnan. Okay, saan ko nilagay ang closet? So, syempre, nandito tayo sa... Andito, dito ko siya nilagay. So, full cabinet tayo. And then, meron din siyang glass... mirror door. Na sliding to, guys. Sliding siya. So, yan siya. Medyo marami pang laman. Okay, so, which is, nag-complement yung ating panel, yung ating, ano, no? Yung ating frame ng glass dito sa ating partition. Para separation dito sa kitchen area at dito sa area na to. So, yan siya. Okay, ano pa yung binago natin? Ano pa yung nilagdag natin? Kim, ceiling part. Yan, hindi ko pala na-mention. Again, yung ceiling part natin, naglagay ako ng island cove instead na yung cove palibot, ano? Mas may effect kasi pag ganitong setup na island cove yung gagamitin natin. So, meron din tayong mga pin lights and of course, meron din tayong round na chandelier, para at least mas maganda, mas social ang dating niya. Okay? And here, sa area na to, okay, naglagay tayo dito ng wall-mounted na desk. So, pwedeng kainan, pwedeng study table or vanity area ng ating guest. Naglagay din tayo, syempre, ng mirror. So, at least lahat ng makikita nating design is nagmamatch lahat. So, parang, may harmony bawat sulok ng unit na to, no? So, yan. And here, this is 55 inches na TV. Okay, ito yung pinalagay ng ating unit owners. Kay unit owner din lang galing lahat ng mga appliances natin. Aircon, ref, and TV kay unit owner. Yan. Then, aside from that, nagpa-customize din ako ng TV ledge niya. So, instead na typical lang na TV ledge, naglagay din ako ng parang eksena niya. Bronze mirror. Yan. So, may mga ano siya. May mga storage siya. Okay. So, yan siya. And then, yung TV backing design natin dito, it's a wool board. Gray siya na may patch na mga guhit-guhit na puti to match doon sa headboard natin sa bandang bed frame natin. Then, of course, meron tayong gold na streamline na ano, na parang paneling design, no? Para at least magmamatch doon sa mga nilagay natin dito sa loob ng unit. Okay. And then, ang ganda lang nito. Ang ganda lang nito kasi nagmatchy-matchy siya doon sa mga decor natin sa ano, sa pinaka-headboard ng ating bed. Okay. And then, ang ating kutina. Yan. So, blackout curtains. So, ang kapal ng kanyang tela, guys. So, again, medyo mahal talaga siya pero worth it. Okay, and then what else? So dito guys, naglagay ako dito ng outlet. Meron tayong strip lights diyan. So yun yung switch niya. And then, itong outlet na to. So halimbawa si guest nag-charge yung phone. Meron siyang patungan, meron tayong outlet diyan. Okay, and then, punta tayo sa CR guys. So let's go.
guys, nandito na tayo sa CR. So again, lagi niyo nakikita, same lang din naman yung ating design sa CR kasi since maliit. Okay, meron tayong medicine cabinet. Siyempre, may mga storage yan. Okay, may mga storage yan. Lagay ng mga shampoo, ng mga sabon, or kung ano man. And then, eto, may nagtanong pala last time. May nag-chat doon. Ay, may nag-comment doon sa ano ko kung hindi ba mauuntog yung ulo ng maghuhugas. So, closer kit. I-demonstrate ko lang. So, yan siya. Hindi naman po. Hindi naman nauuntog yung ulo. Hindi po. Kasi manipis lang yung medicine cup natin. If I'm not mistaken, mga nasa 12 cm or 15 cm. So medyo hindi safe po tayo pagdating pag naghugas ng face or nagtoothbrush, hindi po mauntog yung ulo natin. Alright? And then syempre, nag-install tayo dito, nagpalagay tayo dito ng shower enclosure. Pakita mo, Kim, yung shower enclosure natin. Water heater. So, yan lang yung ano natin, yung upgrades dito sa unit. Pero hindi na tayo naglagay na or nagpalit na wall tiles ng ating CR. So, yon. Ano pa ba? So, yan lang guys. Ito, pakita ko ulit ha. Nag-favorite ko talaga to, itong door na to. Okay, so, balik tayo, Kim. Dito naman ako. Nasa may cortina. Okay, so yun guys. So, I hope na nagustuhan nyo yung ating renovation dito sa Shore 2. Again, ang purpose ni client kaya na pina-renovate yung unit is for Airbnb business. So, gusto niya maging hotel vibes yung kanyang unit. At para pag may guest sila, mas komportable yung magiging guest, no? Yung magre-rent ng unit na to. So, yun guys. Okay, so abangan nyo ulit yung mga susunod na vlog ko kasi meron pa tayong kasunod na mga vlogs na hindi ko pa napopost. So siguro baka sunod-sunod yan. Ayan, again, thank you so much and bye!